Pagkatapos ating matour ang house ni Royce, lutuan na. Inumpisahan na natin sa part 1 ang pag-blend ng mani. At ngayon, ang iba pang mga ingredients chenis at ang mismong cooking pegs ng ating mga friends. Now na! Okay, start na natin ang cooking portion. And Roy is very busy there. And si Enrique is here. Pakilala ni Enrique yung mga nakikita natin sa table. Bahagi doon ng what, Mare? This one is for the seafood paella. Okay. This one, so, seafood with nuts. Mm-hmm. Of course, scallops. Potate. This one is the for the bruschetta. Alright. Ah, ito pala yung ano, open. Ayun, sa tinakpan lang ng TV. Mm-hmm. Ayan. Para siyang, kung walang ganito, is para siyang ano, bar type. Actually, dami waiter siya. Ano no? Dami waiter. Mm-mm-mm-mm. Okay. So, kita natin. Ito ay kasama dun sa... saan ito, Mare? For kare-kare. For kare-kare. And yung broccoli for... Ah, pinasama-sama mo dala. Okay, so yung broccoli is para dun sa kanyang specialty. May mga bread pa and everything. The bread is for the bruschetta. Mm-hmm. Yan, lutok na yung para sa kare-kare na. So, hinihiwalay ko ang vegetable, ang gulay, pag nag-serve ng kare-kare. Okay, Mari, anything chika about this stuff? Well, this one is regular food. Pero ako being a plant-based person, how long have you been doing that? Entering 4 months. Vegetarian. So, meaning to say, you can eat anything without a face, walang mukha. What do you mean? Like, for example, ang shrimp may mukha. Mm. Ang fish may mukha. Mm. Ang baboy may mukha. Mm-hmm. But vegetables has no face. This one has no face. You can eat this. Okay. Because it's a shell. Mm. It doesn't have an eyes, a nose, and whatever. So, yun lang naman ang rule. You eat anything without a face. Oh, God! Taray! Anything more? No. Pagdating sa food talaga, maasahan siya. Kasi talaga nagluluto talaga siya. Kumbaga, he speaks with authority, kumbaga. So, okay, parang estudyante na keeps on learning lang, nakikinig lang, and then nagluluto. Minsan, na-apply yun. So, sila talaga yung mga veterano pagdating sa cooking. That's why sa edition natin na ito, house tour is only secondary. Ang pinaka-primerang point talaga dito is yung malasahan o matikman natin ang kanilang mga lutuin. Kumbaga, is... munch the food that have been prepared and cooked by the experts. Diba? Ibang klase. Okay mga kaibigan, ready na kayo at kukuhanan na natin ngayon kung paano lulutuin ang kalderet. Ang kaldereta, ang kare-kareng Davao, right? Okay? Nagkamali ako, take two. Take two. Nguya kasi ng nguya. Habang nagbe-blend kasi ng mani si kumadre, tuloy ang nakaw ko. Nilulutuin ako ng mani. Ako sabay ngab-ngab. Kasarap naman. Okay mga kaibigan, ready na kayo. Punta na tayo sa kusina ngayon at panonorin natin si Royce kung paano nyo i-prepare at lutuin ang kare-kareng Davao. There's a twist, so. Kare-kareng Davao. Tama ba ako, kare-kareng Davao? Ayan, nahulog yung ano. Sorry. Coconut milk. Milk. Tama ba kumare na ito ay kare-kareng Davao? Kare-kareng ano ba sa noon may twist? Kasi sa Davao ko natutunan to. Ayun, okay. So, tawagin na natin kare-kareng Davao. Yeah. But actually, actually, Nani? Actually, yun din. Iba kasi yung nakikita kong kare-kare sa alam mo, sa tindahan. Mm-mm. I have a... Or maybe in sahog, what's the difference? Yung ganun din naman, di ba? Oo. Anyways. Okay. Let's start. Ito, na-pressure cook na natin yung ating pork. So, tapos na siya. Ready na siya para ilabas. Soft na. Isasalin ko na lang siya dito. Okay.
So ang nila, ang ginamit nating ano, karne is pata at saka belly, pork belly. So yun yung, it's not the traditional na oxtail. Ah, okay. Ang gagawin natin, it's a pork kare-kare. Pero naglagay ako ng mga instrio. I don't know if, kasi may ibang tao na ayaw ng laman. So I don't know, this time, pwedeng lagyan ng laman. Which would you like? Gusto niyo may laman? Anything ako, darling. Sa may mga arthritis kasi ayaw nila ng nature. Masama ang tumbok ng dila mo, mare. Ano? Masama ang tumbok ng dila mo. Huwag niyo sa mga arthritis sa susunod, darling, ne? So, i-boil muna natin ng 10 minutes. Na. Okay, so Royce is gonna prepare the bruschetta. Okay. Kindly, a little backgrounder para sa ating mga manonood. It's an appetizer actually. May sauce for the bread. Ah, okay. Okay, okay. Garlic toast or whatever. So, mm-hmm. It's a mixture of this one and tomato. Okay. And then olive oil. Tapos imi-mix mo lang siya. Mamaya, you will see how we're going to put this in. Okay, okay. A garlic toast bread. So the bread will be paired with that? Yes, okay, yes. Yung garlic toast natin. Mm. Ito yung parang, ano niya, filler niya sa taas. And then, a little salt. Salt, okay. So ito na yung ano, and then we can tapos dadalhin ko yung ano mamaya. Wait, I'll show you. Okay. Which is go. Ito toast natin mamaya. So pag na-toast na siya, and then if you filler natin ng ganyan. Okay. Okay. Great. So, so standby lang kasi ginagawa pa natin itong naintindihan mo. Sausage, diba? Pandagdag sausage na sa ating mga pangkaraniwang handaan, di ba? Which is very simple. Tinanggal ko yung sabaw muna so we can adjust para palitan natin ang coconut milk. Okay? Then we can adjust the amount of soup na kailanganin natin after putting the coconut milk. Dalawa yung 2 cans yung ginamit natin coconut. One more? Kasi kulang. Kasi ito na yung pinaka-soup niya instead of water. Ang pinagkaiba, kaya medyo pag kumain tayo sa labas ng ano, ng kare-kare, the restaurant, di ba medyo ano siya, masyadong manipis yung sabaw? Malabnaw. Malabnaw. So this time, we are going to adjust. Make it more malapot. Oh, malapot. Ah, okay, okay. Oo. Para mag-adjust na lang tayo sa soup. Kung medyo kulang yung soup, then kailangan wag masyado matagal yung pag-boil ng coconut milk kasi pag nasobrahan nagiging oil siya. Pag nasobrahan yung coconut milk na nainip magiging, and then we put the yung peanut butter na ginawa nating original kanina. Kinunan mo ba yon? Oh, yes. So lalagay natin yung peanut butter. Okay, so ito toast ni Royce ang bread para sa ating bruschetta. And ano, paella na muna. I-prepare okay. Na natin yung pre-cooking. Meron pa nga palang paella. It's not actually oven-baked paella, but it's
Aniin, aniin. Ang sarap, grabe. Wow. Tikman mo nga. Oh my God. Pero medyo maanghang lang siya kasi ang gusto ginamit, talaga maanghang. Ang ginamit na peanut kanina is, ano, may... Gusto ko talaga maanghang, darling. Try that. Okay na yung timpla. Super. Okay, tama-tama lang. Wow. Mm-hmm. Super creamy. Diba? True. Super creamy. Na-excite ako. Ang dami palang lafang. Akala ko sila dalawa lang gagawin nila. Mari, naglalaguto ka na. Okay. Nagnangalit ang kanyang kainitan. Ang kanyang hotness. Toast na natin siya. Preparation. Huwag kayong taranta, ha? Ito hindi kasama sa kare-kare. Baka magkamali ng parang paglalahok. Ingat-ingat din pag may time, mare. Baka mapasama sa ano yun, sa kore-kore. Nagkapalit-palit. Olive oil? Mayroon pa sa tubig kasi. Puputok-putok yan pag may tubig. Para ka lang nagluto ng kanin. Okay. Pero with tomato and ano. So, nothing is really mahirap. Pero, so olive oil. Kasi may tubig kaya siya sumasama. And then, dapat huwag masyado mainit yung olive oil para hindi masusunog yung garlic. Dahan-dahan. Scallops. Isusaute natin yung scallops. Kasi yung kanina, yung other seafood na saute na natin, yung scallops lang kasi ang nahiwalay, hindi na isama. So, isusaute natin siya. Kasi ako mahilig ako. I treat myself with good food na gusto kong kakainin. Kaya, I mean, yeah, nagluluto talaga ako ng gusto kong kainin. So, susutay lang natin sa sandali. Basically, ito lang yung pinaka-procedure dyan. Yan. And then, pag medyo, siguro mga 3 minutes, susutay lang natin siya. Hiniwalay natin yung seafood mix at saka may pork siya and then we have cashew nuts, no? So, ihahalo natin siya yung seafood mix. Nasutay na natin ito kanina. Sutay natin. So actually, ito na yung pinakaulam. Ito na yung pinakaulam ng kanin. Okay? May seafood mix, may scallops, may pork. And then, ano natin ipa? Tadayma. And then, I just carry. Doon hanggang po, Victor. Ano? Huli na mga drinks. Wow. I have everything with me. Wow. Pagpot naman here. So ito yung saffron na sinasabi. And how much is it? 800 yan. 400 pesos. Are? Hindi are. Loba ta tayo, Kinesh. Hingi ako ng isang cup of, ano niyan, dahil? One cup of soup natin. Cups of soup. Ito ang amazing. Ito yung rice. Ayan, dahil. And then, so nilagyan ng 3 cups ng broth. And then to make it 4. Hindi rin natin nakuhanan. Nakakainis tong camera ko. Ayan, wait. Ayan. So 3 cups ng broth. Okay, broth. And then, yung saffron. Gagamitin na natin ang saffron. Mapapan kita, Bert. Okay, darling, yes. Thank you. Ano gusto mong shot?
Ano ba ito bubuksan? Ang mahal-mahal na nga. Kalokas ko mo madali kung hindi ko nakuhanan yung pagbubuhos ng rice. So yun, andun yung rice. Nauna yung rice. Nauna yung rice bago yung nakita natin, yung tomato. And then, tomato sauce and then yung broth. Okay? Yun ang pagkakasunod. Enrique is helping me out kasi mahina na yung battery natin. Ito na yung saffron. Yan, this is... He's also doing vlogs once in a while. Kindly subscribe to his channel. This is his channel. Okay? So ito na yung saffron, okay? Huwag natin gamit masyadong marami kasi medyo mapakla na siya pagka masyadong maraming saffron. Once again, saffron's for what, basically? It's the one that gives color. Kung sa atin, pa sa Pilipinas, kalawag. Okay. Or kasuba. Or kasuba. Okay. But saffron, when it's really original, is... So, technically from here, para ka lang nagduto ng kanin ang process ngayon from here. Kain mo siya. Then, okay. Then we will put the veggies sa taas, pinakataas. No? Tsaka yung ginawa natin ano kanina. And the broccoli. So, pinakataas na natin ilagay. Actually, kung meron lang sana tayong oven, oo, para sa mga bahay na walang oven na malaki, so what I do is parang ganito, parang cooking type siya na. Yan, and then cover it. Hintayin lang natin na parang maluto na kanin siya. Okay! Excited ako! Ano na, no? Parang ka nagsaing ng kanin na may sagok, May ang tawag doon. Okay, so this time, pupunta tayo kay Enrique para sa kanyang pagluluto ng... Enrique, ano nga? KBL. KBL, and what is KBL? It's Kajos, Baboy, and Langka. Taray! Okay, let's start right now! My God, ang buhok kong pangin!